Kadiferensya yata yung transformer doon sa power station na nagsusupply ng kuryente sa atin. Kaya gabi-gabi na lang, brown out. Buong linggo, ha? Isay, tingilan mo nga yan. Nakakairita. Sana, baka pwede na tayong mag-dinner mamayang gabi. Doc Jojo, please, tigilan mo na ako. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na wala talaga sa plano ko sa buhay ang magkaroon ng love life? Well, maybe not in this lifetime. Ate, huwag mo akong iiwan, ha? Oo, dito lang ako. Di kita iiwan. May nag-aasikaso na ba sa inyo? Yung nurse po. Nurse? Opo. Okay. Tingin mo na niyan. Oh. Huwag ka mag-alala. Hindi naman malalim yung sugat mo, okay? Hindi po ba maubos ang dugo ko? Hindi mo maubos yung dugo mo. Sige, kukuha muna ako ng gamot, okay? Alright? Huwag muna, pamiyak. Sige po. Hello? Teresa, si Melvin to, kapatid mo. Melvin? Napatawag kaya ta? Kailangan mong umuwi. May nangyari kay Ate Isay. Anong nangyari kay Ate? Isay! Isay, tama na yan! Ate! Isay! Nasaan si Teresa? Kapatid ko! Nasaan si Teresa? Ate! Kaya, ate! Melvin! Si Padre Roman! Sige po! Isay, tama na yan! Ate, sa tingin mo ba nasa langit na si Papa? Oo naman. Ba't mo natatanong? Kasi kagabi na naginip ako, lahat daw ng patay dito sa sementeryo bumangon. Pati si Papa? Mm-mm. Pati si Papa bumangon dun sa puntod niya. Takot na takot nga ako eh. Bakit ka naman matatakot? Eh di ba nga si Papa yun? Tsaka, magkasama naman tayo eh. Ayaw mo, yung mga ibang mumon dyan, kakalabaan ko silang lahat. Ipagtatanggol kita kasi big sister mo ako. Talaga, ate? Mm-hmm. Kaya huwag ka na matakot. I love you, ate. I love you too. Alma? Ay! Kamusta na kayo ng mga bata? Eto, nag-a-adjust pa rin. Palaging fresh ang flowers ng misis mo, ah. Ito kasing si Melvin. Gusto dumalaw araw-araw. Siguro mabuti pa sumabay na kayo sa aming pag-uwi. May dala ko sa sakyan eh. Nasa mami mga bata? Thank you. Sino ka? Magpakilala ka. At ikumpisan mo sa akin lahat ng iyong mga kasalanan. Sino ka? Sino ka? Thank you.
Patayin niyo. Ate. Lisa. 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 Tapos ihanda mo na indang yung kwarto ng Ate Teresa mo, ha? Opo, ma'am. Akin na nga ako na. Makiraan po. O, hindi pa nangyari kay Isa ito. Hindi ka pa uwi. Kailan pa nagsimula mangyari to? Maayos pa naman siya ng isang linggo, eh. Hindi bali po, Mrs. Reyes. Pag na-deliver sa akin, di papadeliver ko naman kagad sa inyo. Pero baka mga next week na yun, ha? Apa, 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 apa. Ah, sige, thank you. Tapang, ito na po yung mga resibo. Papangihinom na nun ho kayo. Pag nakita ni Mama yan, sigurado kong magagala na naman yung sa inyo. Mabuti pa magsara ka natin, kaya hindi na titingila ulan. Pauwi galing sa hardware. Basang-basa ng ulan. Naligo sa ulan. Nagkasakit. Ayaw naman magpa-doktor. Pagkatapos niya magkasakit, nung gumaling, ganyan na. Tahimik na. Ay, salamat. May ilaw na. Madam? Po. Okay na kami ni ate dito. Pwede mo na kami iwan. Sige. Thank you. Isay, nandito na ako. Huwag ka na mag-alala. Tatagal ka ba rito? Hindi ko alam. Gabi na. Alis ka pa? Oo. Birthday ni paring Alex. May kaunting inuman lang dun. Balita ko nag-awal ka daw sa army. Aba. Di ko alam na may pakialam ka pa pala sa amin dito. Bakit, Melvin? Ano gusto mong sabihin ko sa'yo? Na masaya ako na wala kang ginagawa sa buhay mo. O na umaasa ka lang kay Papang para sa ikinabubuhay mo. Yung ba gusto mong marinig? Di ko pa rin maintindihan kung bakit umalis ka noon dito. Basta ka nalang lumayas nang walang paalam. Ang tapang mo rin eh, no? Tapos ngayon, magiging doktora ka niya. Ang galing mo. Ang galing mo. Paano mo nagawa yan? Ha?
kayo. Kinuha niyo ang papa ko, ano? Ate Isay, ikaw kinuha mo ang papa ko? Ate Isay! Ate Isay, wala na si papa. Ate Isay, si Teresa to. Hindi siya dapat kinuha sa atin. Mabuti na lang nakita ni Teresa si Isay na lumabas. Nagwawala doon sa puntod ng tatay niya. Ma'am, hindi po kaya kaluluwa ni Sir Waldo ang sumasanib kay Ate Isay? Tony, dapat siguro huwag na munang ibalik dito si Isay sa bahay. Naintindihan mo ba yung sinasabi mo, Alma? Hindi ko na kasi alam kung anong paniniwalaan ko eh. Paano kung demonyo talaga sumapi kay Isay? Paano kung pagpapatayin na lang niya tayong lahat dito sa bahay? Kung ako ang tatanungin niyo, nagdadrama lang yan si Isay. Naghahanap ng atensyon. Tumigil na nga kayo mag-ina. Hindi aalis si Isay dito. Siguro may problema lang yun. Yun ang dapat natin intindihin. Meron lang gustong kumausap sa'yo. Sana sabihin mo sa kanya lahat ng totoo. Natatandaan mo ba kung sino ka? Pangalan mo? Dalisay Laberal. Yun ang pangalan ko. Sino mga magulang mo? Tatay ko. Papa ko, ang tunay na pangalan. Romualdo. Ang mama ko, si Alma. Alma Laberal. Si Teresa. Kapatid ko. Kapatid kong buo. Kaya lang namatay ang papang namin eh. Tapos si mamang, nag-asawa ulit. Ano pa naalala mo nung namatay ang tatay mo? May malaki siyang utang. Muntik nang mailit ang bahay namin noon. Kaya kailangan ikasal ni Mamang kay Papang Tony.
May anak siya. Si Melvin. Ano sa tingin mo nangyari sa'yo? Natatandaan mo ba kung ano nangyari sa'yo? Ayoko sa kanila. Ayoko sa kanila. Ayoko sa kanila. Mga demonyo sila. Mga demonyo sila. Mga demonyo sila kasi... Sabi na lang kay Dr. Gregorio, baka pwedeng siya munang pumalit sa akin. Yeah. Okay. Salamat. Doc, excuse me. Nandiyan na ba yung results ng test? I did what you asked me to do. Positive siya sa rape. Maraming mga old scars ng laceration sa vaginal wall niya. And now she's pregnant. Whatever happened to her, nag-manifest ang trauma niya lately. Akala ng mga tao, sinasapian siya, but she was having a psychotic breakdown. Sino may gawa nito sa'yo? Sino may gawa nito sa'yo? Ate. Tasimutin mo po. Sino may gawa nito sa'yo? Ano to? Wala. Hindi, baka kay Melvin yan. Huwag mo akong gawing tanga, ha? Huwag mo akong pinakikailaman. Nagtitimpi na ako sa'yo, ha? Kung gusto mo masaktan. Sabi mo lang naman kasi, hindi ka naiinom, di ba? Nangako ka. Kamusta yung kapatid mo? Na-rape si Ate Isay. Ilang beses siyang binaboy ng kung sino man ang gumahasa sa kanya. At ngayon buntis siya.
Ayoko. Ayoko magkaanak sa Diyos. Ayoko magkakaroon ng anak sa Diyos. Hindi ako papayag. Hindi ako magkakaanak sa demonyo. Teresa, anong balak mo kay Isay? Gusto ko sana, huwag mo na muna siya ibalik dito sa bahay. Mama, anak mo rin si Ate Isay. Hindi ka man lang mag-aalala dun sa tao? Hindi naniniwala ang papang mo na sinasapian si Isay. Matagal nang patay ang papang ko. Well, in that case, siguro, mas mabuti, ibaon na lang natin sa hukay lahat ng mga samaan natin ng loob, ano? Mahirap. Mahirap para sa amin na ibaon na lang ang lahat ng mga nangyari sa atin, mamang. Dahil simula na magpakasal ka sa lalaking yon, kinalimutan mo na kami. Puro na lang ang asawa mo at ang anak niya ang inuuna mo. Bakit mo ba sinasabi sa akin ito? Sinusumbatan mo ba ako? Sinasabi ko to sa'yo dahil hindi ka marunong makaramdam. At mas inuna mo pa yung luho mo kaysa sa kapakan na ng anak mo. Wala kang utang na loob. Pareho lang kayo ni Isay. Nakalimutan ninyo na ang papangtoni ninyo ang sumalo sa atin ng walang-wala na tayo. Bitawan mo ako! Demonyo ka! Tigil mo yung kaartihan mo, ha? Hindi ako mismo ang papatay sa'yo! Naintindihan ko, Isay! Tiwan mo si Ate Isay! Tiwan mo ako! Papatayin ko yung babaeng yan! Anong papatayin? Ano bang pinagsasabi ng babaeng yan, ha? Anong kasinungalingan na pinagsasabihin? Lumayas ka! Teresa! Naalala mo ba ng mga bata tayo, Ate? Lagi mo rin sinusuklayan yung buhok ko. Kasi, ang sabi mo, kailangan pareho tayong maganda. Sinwerte ako sa Manila, Ate. Nakitira ako kila Ninang Selly. Siya na yung nagpaaral sa akin. Nalaman niya kasi kung ano ang nangyari sa akin. Ay! Papa! Papa! Wala mamang mo eh. Wala na lang. Kailangan ko ba kayo? Pasayin mo ako. Malungkot ang papa. 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 Papa! Bukod ng mga sabi mo, saan ka naman pupunta? Gusto ko makapagtapos ng kolehiyo, Ate. Gusto ko makatapos. Baka mamaya itulad lang nila ako sa'yo. High school lang ang narating mo. Buti pa si Melvin. Kahit bulak-bulak yung tao. Teresa, pwede naman natin kausapin si Papa. Hindi. Ayoko na kausapin si Papa. Ayoko na kausapin yung tao. Ate, umalis na lang tayo dito. Sige na, please, Ate. Oh. Makinig ka naman sa akin. Umalis na lang tayo dito. Puro demonyo lang naman ng mga tao nakatira dito. Teresa! Huwag ka nga magsalita na ganyan. Mga magulang natin sila. Matuto kang tumanaw ng utang na loob. Kung gusto mo magpakabulok dito, Ate, maiwan ka dito. Pero ako aalis ako. Teresa. Teresa!
Lagi kong iniisip na dati. Lagi kong tinatanong ang sarili ko kung bakit ginawa rin ni Papa ang sayong ginawa niya sa akin. Pero, dahil hindi ka naman ang nagsalita at saka lagi mo silang ipinagtatanggol, iniisip ko na baka hindi naman nila ginawa sa'yo. Justisya ang mga sarili natin, ate. Hindi tayo alis. Melvin, saan ka pupunta? Sandali nga! Melvin, ano ba? Melvin, ano ka ba? Kinakausap ka ng mama mo. Saan ka pupunta? Inaresto namin kayo sa sala ng rape. Ano? Anong ginagawa ninyo? Teresa, nagsisinungaling ang babaeng yan. Ate, patawarin mo. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, hindi na tayo magkakahiwalay, ate. I love you, ate.
Teresa. Maraming salamat at bumalik ka. Huwag mo na akong iiwan ulit, ha?